Noong bata ako, kapag tumitingin ako sa kalangitan, nagtataka ako kung bakit ako sinusundan ng mga bituin at buwan kahit saan ako magpunta. Tinanong ko sa aking mga magulang kung bakit. Alam niyo ba ang sinabi nila? Kaya daw tayo nila sinusundan, ayun ay dahil pinagmamasdan tayo nila. Paraan daw ito ng Diyos para hindi tayo matakot sa kadiliman ng gabi. Ang mga bituin at buwan na nagbibigay niliwanag sa atin ang nagsisilbing paraan upang makasama nila tayo parati. Ang pagsunod nila sa atin ay nagpaparamdam na sila'y malapit sa atin. Ang kaso, syempre, noong nag-aaral na ako, doon ko napagtanto na hindi ganun katotoo ang kanilang mga sinabi. Sabi ng aking guro noon na kaya tayo mukhang sinusundan ng mga tala at buwan, ayun ay dahil kabaliktaran ng binanggit ng aking mga magulang. Kaya umano tayo nila mukhang sinusundan, ayun ay hindi dahil malapit sila. Bagkus ay dahil sobra-sobrang napakalayo nila. Sa katunayan, kung mayroon daanan ng mga kotse papunta sa buwan, kinakailangan natin ng higit sa kalahating taon para marating natin ito. Nang dahil sa impormasyong iyon, ay nasira ang mga paniniwala ko sa kalangitan noong bata pa ako. Ang akala kong abot kamay lamang sa akin ay biglang naging hindi ko na maabot. Pero buti na lang at binigyan ako ng pag-asa ng aking guro sa pagsabi niya na mayroon na palang mga tao na nakarating sa buwan gamit ang mga inimbentong mga raket. Ayun ay ang mga grupo nila Neil Armstrong at ang mga siyam na iba pa sa mga sumunod na mga ekspedisyon. Kaya naman natuwa ako noong nalaman ko yon sapagkat kahit na napakalayo nila ay muli silang naging abot kamay nang dahil sa mga sasakyang pangkalawakan. Nang dahil doon ay napaisip ako bigla na posible rin kaya na makapunta ako doon. Sa kasamaang palad, ako ay nadismaya nang malaman ko noon na wala palang ahensya ang Pilipinas parang katulad ng NASA. Kaya naman magmula noon ay nawalan na ako ng pag-asa sa pangarap kong mapalapit sa kalangitan. Ayun ay hanggang sa mangyari ang hindi ko inaasahang balita. May isang ahensya ang nabuo sa ating bansa na kasing tulad ng NASA. Ito ay nagngangalang PhilSA o ang Philippine Space Agency na nangunguna ngayon sa pag-abot ng mga tala at sa wakas gagawin nila yon sa pamamagitan din ng tala, ang kauna-unahang hybrid rocket ng Pilipinas. Kaya naman, halina't ating pagbunihin kung paano nila ito gagawin. Kailan at paano nga ba nabuo ang PhilSA? Ang PhilSA ay itinatag noong 8 ng Agosto noong 2019 sa pamamagitan ng Republic Act No. 11363 na kilala rin bilang Philippine Space Act. Ang batas na ito ay naglikha sa PhilSA bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan na tumugon sa lahat ng pambansang isyu at aktibidad na may kinalaman sa agham at teknolohiya ng kalawakan. Bago pa man ang pagkakatatag ng PhilSA, ang Pilipinas ay mayroon ng mga programa at proyekto na may kinalaman sa kalawakan. Alam nyo ba na ang unang rocket ng Pilipinas ay tinawag na Bongbong 1 at matagumpay na inilunsad noong 12 ng Marso noong taong 1972. Tama kayo ng iniisip, ang rocket na ito ay may direktang koneksyon sa kasalukuyan nating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ito ay dahil pinangalan ang rocket na ito ng ama niya sa kanya. Ang rocket ay bahagi ng eksperimento ng Philippine Military upang gumawa ng sariling ballistic missiles. Nitong mga nakaraan ay nagkaroon ito ng ilang mga kontrobersya sapagkat may lumabas na isang video sa Facebook na nagpahayag na ang Bongbong Rocket ay ang unang rocket o missile na pandigma sa buong Asya. Ito ay ibinahagi ng Palerista TV noong Hunyo 13 nitong nakaraang taon. Sa video, sinabi niya na noong panahon ni Ferdinand E. Marcos, ang Pilipinas ay mayroong malakas na sandatahan dahil sa ating mga advanced na kagamitan sa pandigma. Bilang patunay, binanggit niya ang Bongbong Rocket na ayon sa kanya, tayo ang unang bansa sa Asya na nagkaroon ng rocket. Ngunit sa isang pagsisiyasat na tuklasan na hindi totoo ang mga sinabi sa video. Oo, totoo na ang Pilipinas ay nakapag-develop ng rocket o missile noong dekada 70 na tinawag na Bongbong Rocket. Ito ay isang surface-to-surface rocket system na na-develop noong mga unang bahagi ng 1970s. Ngunit hindi ito ang unang rocket o missile sa Asia. Sa katunayan, nauna nang nakapag-develop ang Japan ng mga missile na pandigma noong 1943 na tinawag nilang Funryu. Maging ang China na nakapag-develop rin ng missiles noong 1966 na tinawag naman nilang Dongfeng 5. Samantalang ang North Korea naman ay nauna rin magkaroon ng missile system kaysa sa Pilipinas matapos silang bigyan ng nooy Soviet Union ng missile system na V-75 Divina noong 1962. Kahit na hindi ito ang kauna-unahang rocket sa Asia, hindi maikakailang ito ang unang pagtatangka ng Pilipinas na gumawa ng sarili nitong rocket project. Ang proyekto na ito ay tinawag noon na Project Santa Barbara na naglalayong mag-develop ng maraming uri ng missiles na gagamitin ng Pilipinas para sa defense.
depensa at ibenta sa mga kaalyadong bansa. Ang Bongbong Rocket ay isa sa mga missile na ito. Noong 1972, binanggit ng NASA ang rocket na ito sa taunang almanak nito ng mga paglulunsad ng rocket sa buong mundo. Ang maikling paglalarawan ay matatagpuan sa Astronautics and Aeronautics noong 1972. Paliban doon ay mayroon ding mga nagdaang mga proyekto ang ating bansa na may kinalaman sa pagpapadala ng mga satellite sa kalawakan. Isa na rito ang PHL Microsat Program na naglunsad ng unang microsatellite ng bansa na tinatawag na Diwata 1 noong 2016. Ang kaso nga lang, dahil wala pa tayong sariling sasakyang pangkalawakan noon, tayo ay tinulungan ng ahensyang Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA sa bansang Japan upang mailagay sa orbit ang microsatellite na iyon. Ngunit sa pagkakatatag ng PHLSA, nagkaroon ng isang sentralisadong ahensya na magpapalakas at magpapalawak sa kakayahan ng ating bansa na hawakan ang kalawakan. Pero alam mo ba kung ano ang maaari nating mahawakan? Ang subscribe at like button. Kaya naman, kung nais mong suportahan at makapanood pa ng mga maraming videos na kagaya nito, ay hawakan mo na yan. Ano ang tala? Sa kasalukuyan, patuloy ang PHLSA sa pag-abot ng mga bituin. Tulad na lamang ng kanilang proyekto na Tala Hybrid Rocket. Ang Tala Rocket ay nilikha noong 2018 gamit ang 3D printed advanced composite materials at nakatakda ng ilunsad sa pagitan ng 19 at 21 ng Mayo. Ito ay mayroong taas na 10 feet at timbang na 15 kilogram. Kung tutuusin, ito ay napakaliit kung ikukumpara sa ibang mga kilalang rocket. Ayunpaman, hindi kailangan na mayroon itong mataas na laki sapagkat ang laki nito ay sapat na upang maisakatuparan ang layunin nito. Sa simpleng salita, ang misyon ng Tala Rocket ay umakyat ng 5 kilometro sa kalangitan at magkalap ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng mga built-in sensors sa loob ng mga tinatawag na CAN satellites o CANSATs. Sa nakaraan, ang mga mananaliksik sa ating bansa ay gumagamit pa ng mga drone para ilunsad ang mga CANSATs sa kalangitan. Ngunit may isang hamon, ang gastos. Ang paggamit ng mga drone para sa ganitong layunin ay hindi praktikal dahil sa mataas na halaga nito. Ngunit maraming salamat sa Tala Rocket, ang hamong ito ay tuluyan ng masosolusyonan sa pamamagitan ng hybrid propellant rockets na nagbibigay ng isang mas praktikal at cost-effective na paraan para ilunsad ang mga CANSATs sa mas mataas na mga altitudes. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin naaabot ang kalangitan, kundi patuloy din nating pinapalago at pinapayaman ang space R&D sa ating bansa. Ang mga yan ay ayon kay Almida Plarizan, ang mentor ng Tala Rocketry Team. Ano ang hinaharap ng PHLSA? Ang PHLSA ay nagpatupad ng iba't ibang mga programa at may mga plano ngayon 2023 upang palakihin ang halaga ng kanilang kasalukuyang kakayahan sa kalawakan sa pamamagitan ng pagkalat ito sa buong bansa sa kanilang Inclusive SSTA, Know-How Utilizations, Exchange and Localization Activities o Eskwela Trust. Isa sa mga bahagi ng eskwela ay ang PINAS o ang PHLSA Integrated Network for Space-Enabled Actions Towards Sustainability. Layunin nito na magbigay ng sustainable na access at paggamit ng space data sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iba't ibang grupo sa bansa upang magamit ang data ayon sa kanilang lokal o espesyal na pangangailangan. Ang PHLSA rin ay lumagda ng isang kasunduan kasama ang National Coast Watch Center o NCWC upang magtatag ng isang formal na partnership sa palitan ng impormasyon at capacity building sa paggamit ng SSTA sa maritime response, maritime security at maritime domain awareness. Sa pamamagitan ng partnership na ito, isinasagawa ng PHLSA ang isang serye ng Artificial Intelligence o AI training para sa mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at ng NCWC upang bigyan sila ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano maaaring gamitin ang AI sa public safety at security. Napakalaking tulong nito lalo na ngayon na pataas na nang pataas ang kalidad ng mga AI technologies dito sa mundo. Sa pamamagitan ng training na ito, ang ating bansa ay makakapag-adapt sa mas mataas na antas ng teknolohiya. Sa kabuuan, matapos ang paglulunsad ng Tala Rocket, tila may maganda kinabukasan ang PHLSA na may maraming mga plano at programa na naglalayong palawakin ang domestic space ecosystem at palakasin ng iba't ibang grupo sa bansa. Sa bawat hakbang na ito, ang PHLSA ay patuloy na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at determinasyon na maabot ang mga bituin at magbigay ng mga makabuluhang kontribusyon sa agham at teknolohiya ng bansa. Pinapatunayan nito na ang Pilipinas ay hindi magpapahuli pagdating sa mga paglalakbay
sa kalawakan. Sa katunayan, maraming mga inhenyero at mga profesional na Pinoy ang kalahok sa mga kilalang space projects sa ibang bansa gaya ng NASA. Sa pagkakaroon ng PhilSA, mas maiinganyo na ang ating mga matatalinong inventor at scholar na mag-ambag sa mga komplikadong teknolohiya na kinakailangan upang maging posible ang pag-abot natin sa mga tala. Sa bawat paglipad ng tala, may isang mensahe itong dala na ang bawat Pilipino tulad ng tala ay may kakayahang umabot sa mga bituin. Kung napansin nyo, maraming beses kong nabanggit ang teknolohiya ng artificial intelligence. Ang pagka-imbento ng teknolohiyang ito ay napakahalaga sa maraming mga aplikasyon at siguradong hindi magpapahuli dito ang PhilSA. Ang totoo niyan, alam nyo ba na maraming nagsasabi na ang pag-imbento ng AI ay mas mahalaga pa sa pagtuklas ng apoy? At ito pa, marami rin nagsasabi na ang AI ay maaaring mabuhay at magkaroon ng sariling isip katulad din nating mga tao. Totoo kaya ang mga paratang na yan? Ayan ang ating aalamin sa susunod nating pagmumuni.